Bakit anong nyo, guys? Oh, makita na ako, Ruel. Thank you. Yes. Thank you, ma'am. Okay, magandang umaga sa lahat. And ito po ang... Magandang umaga po sa lahat. Ito po ang work sa mula sa pangkat Aguinaldo. Ang kontribusyon ng kabiyas ng Roma. Ito ang simula ng Roma. Ang Roma ay isang sinaunang kabiyasnan sa Europa na umiral sa Italianong peninsula. Ayon sa Romanong istoryador na si Livy, ang Roma ay itinatag ng dalawang magkakapatid na kambal na sina Romulus at Remus. Ang ina ng kambal ay si Rea Silvia, na anak naman ng haring si Numitor. Pinatay si Numitor ng kanyang kapatid na si Amulus. Pinaniniwalaan din na hindi nagkakaunawaan ang magkakapatid, kaya pinatay ni Romulus si Remus. Sinimulan niyang itatag ang isang lipunan noong Abril 21, 753 BC. Ang Republika ng Roma. Masasabing isa sa pinakamatugumpay na lungsod sa Italia ang Roma. Dahil maunlad ang agrikultura sa lugar, mayroon itong kakayahan na kainin ng malaking populasyon ng lungsod. Sa Republikang Romano, ang mamamayan ay naghahalal ng dalawang konsul na may kapangyarihan tulad ng hari. Ang panunungkulan ay tatagal ng isang taon dahil sa pwede nilang kontrahin ang pasya ng bawat isa. Nahati ang kapangyarihan ng mga ito at humina ang sangkay ehekupito. Kinakailangan pumili ng diktador na manunungkulan sa loob lamang ng 6 na buwan sa oras ng kagipitan. Higit na makapangyarihan ng tinatamasa ng diktador kaysa sa mga konsul. Ang lipunang Romano ay binubuo ito ng dalawang uri ng mamamayan. Patrician, o ibig sabihin ay mga ama. Sa kanilang hanay nagmumula ang dalawang konsul, diktador, lahat ng mga kasapi ng senado at ang mga mamamayang may-ari ng malalaking lupain. Ang ikalawa ay ang plebeian, o ibig sabihin ay karaniwang tao o mamamayan. Masasabing binubuo sila aaring makapag-asawa mula sa pangkat ng mga patrician. Ang kontribusyon ng taga-Roma ay kasaysayan ng daigdig ay ang pagkakaroon ng malawak na imperyo sa kabila ng pagkatalo sa pakikidigma. Ang pagkakaroon ng sariling katangian at pagkakakilanlan ay patunay na nangunguna ito sa iba't ibang larangan ng kaalaman sa batas, panitikan, inhenyeria, arkitektura at pananamit. Tanyag sa pinakamahusay na legislador ang mga Romano. Ang kabuluhan ng 12 tables ay batas para sa lahat. Patrician o plebeian, nakasaad dito ang mga karapatan ng mga mamamayan at ang pamamaraan ayon sa batas. Ang panitikan naman ng Roma ay salin lamang ng mga tula at dula ng Greece. Si Livius Andronicus ang nagsali ng Odyssey sa Latin, samantalang sina Marcus, Palutus at Terence ang mga unang manunulat ng comedy. Sina Lucretius at Catullus ay iba pang mga manunulat na Romano. Si Cecilio ay isang manunulat at orador na nagpahalaga sa batas. Isinaad niya na ang batas ay hindi dapat maimpluwensyahan ng kapangyarihan o wasakin ng pera kailanman. Ipinakita rin naman ng mga Romano ang usay ng inhenyeria. Nagpagawa sila ng mga daan at tulay upang pagdugtungin ang buong imperyo. Karamihan sa mga ito ay ginagamit pa rin hanggang sa kasalukuyan. Halimbawa ang Appian Way na nag-uugnay sa Roma at Timog Italia. Nagpatayo rin sila ng mga aqueduct upang makaabot ang tubig sa lungsod. Alam niyo ba ang mga Romano ay kilala sa paggawa ng mga kahangahangang arkitektura?
natuklasan nila ang paggamit ng semento at stuko, isang plaster na pampapahid at pantakip sa labas ng pader. At bilang palamuti, gumamit sila ng mga marmol na kanilang inangkat mula sa bansang Greece. Sa mga Etruscan nila natutunan ang paggawa ng arko na kadalasang nakikita sa mga templo, aqueduct at iba pang mga gusali. Ang gusaling basilika ay isang bulwagan na nagsisilbing korte at pagpupulungan ng assembly. Nagsisilbing tagpuan para sa mga negosyo at pag-uusap ng mga pampublikong paliguan at pamilihan na sa forum. Ang sentro ng lungsod, ang Coliseum, isang amphitheater para sa mga labanan ng mga gladiator, ay isa sa mga gusaling ipinapatayo na hanggang sa kasalukuyan ay makikita pa rin sa Roma. Makikita ang pagkakaiba sa kasuotan ng mga kababaihan at kalalakihang Romano. Ang mga lalaki ay may dalawang klase ng kasuotan na tinatawag na tunic, isang kasuotang pambahay at toga na isinusuot nila kapag sila ay sumasali sa mga pagtitipon at paggala sa mga lansangan. Samantala, ang mga kababaihan ay nagsusuot ng stola bilang pantahan ng kasuotan na pinangingibabaw ng palya, isang pantakip na kasuotan. Sunod ay ang mga digmaang Punic. Ang digmaang Punic ay sa pagitan ng Roma at Carthage. Ang Carthage ay teritoryong itinatag ng mga Phoenician sa Hilagang Afrika. Ang alitang ito ay naganap dahil sa pananais ng Roma na mapalawak ang teritoryo at makontrol ang kalakalan sa Mediterranean. Ito ang unang digmaang Punic. Ang unang digmaang Punic ay nagsimula noong 264 BCE at natapos noong 241 BCE. Isa na lamang ang kalaban ng Roma sa Mediterranean, ang Carthage na nasa Hilagang Africa. Ito ay dating kolonya ng mga Phoenician. Nagkaroon ng maraming digmaan sa pagitan ng Roma at Carthage upang makuha ang karapatan na Sicily. Ang Carthage ay itinatag bilang sentro ng kalakalan ng Phoenician. Simple ang naging dahilan ng kanilang alitan. Natakot ang Carthage na makuha ng Roma ang Sicily. Ang Roma naman ay natakot na baka harangan ng Carthage ang kalakalan sa pagitan ng Italia at Sicily. Sinimulan ng Roma ang unang digmaang Punic nang may mas pinalakas na hukbong sandatahan. Ngunit mas mahusay sa digmaang pandagat ang mga Carthaginian. Kaya't ginamitan ito ng mga Romano ng taktika at dali-dali silang gumawa ng mga barkong halos katulad ng mga barkong padigma sa Carthage. Gamit ang mga barkong ito, ang Roma ay nanalo sa ilang labanan nila sa Carthage. Ngunit tumagal ito ng halos 20 taon bago tuluyang napabagsak ng Roma ang Carthage at nasakop ang isla ng Sicily. Nagbayad ng indemnity o bayad pinsala ang mga Romano. Ito naman ang ikalawang digmaang Punic. Ang digmaang ito ay sinimulan ni General Hannibal ang sakupin ng Roma. Ngunit hindi ito natuloy dahil sinalakay ni Scipio Andricanus ang Hilagang Afrika na dahilan ng sapilitang pagbalik ni General Hannibal sa kanyang nasasakupan upang sagipin ito. Sa kasamaang palad, natalo si General Hannibal sa kanyang pagpayag sa pagwasak ng kanilang plota at pagsuko sa bansang Espanya na may ito ay umunlad na muli ang Carthage. Bagamat wala ng pangambang may idudulot ang Carthage sa Roma, ang mga malalagim na alaala ng mga ginawa ni Hannibal ay patuloy na nagsilbing bangungot para sa mga Romano. Ito ang naging dahilan upang naisin nila ang patuloyang pagkawasak ng Carthage. Kaya pagsapit ng 149 BC, sinimulan nila ang ikatlong digmaang Punic. Nagpadala sila ng mga sundalo sa Hilagang Afrika na nilusob ang Carthage. Sa loob ng 3 taon, nagpatuloy sa pakikipaglaban ang Carthage bago tuluyang sumuko.
Pagkatapos nito, sinunog ng mga Romano ang kabuuan nila at sinabuyan ng asin ang lumang sakahan nito upang tuluyan itong mawalan na pakinabang. Ang mga taong di namatay ay pinagbili bilang mga alipin. Dahil sa pagkatalo sa digmaan, ipinagbili ang lahat ng mamamayan ng Carthage upang alipin at tuluyang sinakop ng Roma ang lahat ng lungsod at mga nasusukupan nito sa hilagang Africa. Sino si Julius Caesar? Si Julius Caesar ay isang Romanong general leader na ipinanganak sa bansang Italy. Teka lang, Ruel, one moment. Ang pag-pronounce niyang name is Julius Caesar. Caesar, yes ma'am. Yes. Yes ma'am. Sorry ma'am. Kaya lang. Si Julius Caesar ay isang Romanong general at leader na ipinanganak sa bansang Italy. Siya ay kilala dahil sa kanyang pagkapanalo sa digmaan sa Gaul at digmaang sibil sa Roma. Gayon din dahil sa kanyang pagiging isang diktador noong 46 BCE hanggang 44 BCE, siya ay naglungsad ng sari-saring mga reformang pangpolitikal at pangsosyal sa panahon ng kanyang pamumuno. Siya ay kabilang din sa unang triumvirate kasama sina Pompey at Crassus. Sa kabila ng kanyang mga naging tagumpay sa larangan ng digmaan at pamumuno, hindi ito naging sapat upang pigilan ang nakatangkang pagpatay sa kanya ng isang grupo ng mga tao sa loob ng Senate sa Ides of March. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, nilunasan niya ang mga suliranin ng Roma. Nagpagawa siya ng magagandang kalsada, inayos ang iba't ibang sangay ng pamahalaan. Binigyan ng karapatang maging mamamayan ng Roma ang lahat ng mga taong nakatira sa Italia. Naglagay ng mga kinatawan ng mga probinsya sa Senado. At sinikap nila itong ituloy ang reformang agraryo na sinimulan ng sawimpalad na sina Tiberius at Gaius. Noong 44 BCE, nagawa niyang palusutin sa Senado ang proklamasyon bilang habang buhay na diktador ng Imperyong Romano. Subalit na uwi ito sa kanyang kamatayan ng paslangin siya ni na Brutus at Gaius Cassius. Ang dakilang triumvirate ng Roma. Noong 60 BCE, binuo ni Julius Caesar Pompey at Marcus Licinius Crassus ang unang triumvirate. Ito ay unyon ng tatlong makapangyarihang tao na nangasiwa ng Republika ng Roma. Ang unang triumvirate ay isang di-formal na alyansa sa tatlong kilalang mga politiko sa huling-huli ng Republika ng Roma. Ang konstitusyon ng Republika ng Roma ay isang komplikadong hanay ng mga cheque at balanse na idinisenyo upang maiwasan ang isang tao na tumaas sa itaas ang natitira at lumilikha ng isang monarkiya. Upang mapalampas ang mga hadlang sa konstitusyon na ito, si Caesar Pompey at Crassus ay nagtaguyod ng isang lihim na alyansa kung saan ipinangako nilang gagamitin ang kani-kanilang impluwensya upang matulungan ang bawat isa. Sa pagkamatay ni Caesar noong 44 BC, naging tagapagmana niya ang kanyang apo sa pamangkin na si Octavian, kasama sina Mark Antony, Marcus Lepidus at Octavian sa pagbuo ng ikalawang triumvirate na naglalayong maibalik ang kaayusan ng Roma. Nabuo ang ikalawang triumvirate noong Nobyembre 27, 43 BC, kasama ang pagsasabatas ng Lex Titia at umiiral para sa 25 taong termino na sumasaklaw sa panahon hanggang 33 BC. Hindi tulad ng naunang triumvirate, ang pangalawang triumvirate ay isang opisyal, legal na itinatag na institusyon na ang napakalaking kapangyarihan sa estado ng Roman ay binigyan ng buong legal na parusa at kung saan ang imperium ay humigit sa lahat ng iba pang mga magistrado, kabilang ang mga konsul. Ito ay ang Pax Romana. Ang Pax Romana ay nangangahulugang kapayapaang Romana. Ito ay ang mga mahabang panahon ng relatibong kapayapaan at mababang pagpapalawak ng pwersang militar na naranasan ng Imperyo Romana. At nagsimula ang Pax Romana sa pamumuno ni Caesar. Siya ang itinaguriang bilang pinakadakilang emperador ng Pax Romana.
Ang 200 taong panahong ito ay nakakita ng walang kapantay na kapayapaan at kaunlaran sa ekonomiya sa buong imperyo, na umabot mula sa England sa Hilaga hanggang sa Morocco, sa Timog at Iraw sa Silangan. Sa panahon ng Pax Romana, naabot ng Roman Empire and ang rurok nito sa mga tuntunin ng lugar ng lupa, at ang populasyon nito ay lumobo sa tinatayang 70 milyong katao. Bumagsak. Nang si Augustus ang namuno, inalis niya ang pagpataw na buwis sa mga probinsya ng imperyo. Ito ay nagbunga sa sapilitang pagtaas ng buwis ng mga tao sa mismong Italia. Ito ay para sa tustusan ang mga luho ng mga opisyal. Dahil dito, nalugi ng maliit ang mga pangangalakal ng Italia at naghirap din kahit ang mga may malalakas na negosyo. Umaba ang bilang ng mga tao dahil sa mga sakit na dala ng mga sundalong galing sa digmaan, ang sakit na black. Noong 284 BC, hinati ni Emperador Black Plague. Yes, ma'am. Ay, wala na. Black Plague, ma'am. Noong 284 BC, hinati ni Emperador Diocletian ang Imperyo ng Roma. Ipinakatiwala niya ang mga kandurang bahagi, ang mismong Roma, kay General Maximian, samantalang pinamunuan niya ang Silangang bahagi. Hindi gaanong pinagtutunan ng pansin ni Diocletian ang labanan ng imperyo sapagkat nakatuon ang kanyang pasin sa paglutas ng mga suliranin tulad ng kawalan ng trabaho, inflasyon at kawalan ng mamumuhunan. Kaya unti-unting sinakop ng mga barbaro ang ilan sa mga nasusukupan ng imperyo sa dahilan ng pagbagsak nito. Dito po natatapos ang aming report. Okay, virtual clap for Section Aguinaldo. Okay, before I give the score. Okay, thank you so much. By the way, mga yudik sa inyong slide, pwede ninyo isend sa ako later after the class or karon siguro sa akong Facebook Messenger, or kung makasulod mo sa Google Classroom, pwede ninyo i-upload ang inyong slides. Okay, ma'am. Okay? Thank you, ma'am. Okay, so all right, ma'am. Critics ako, let's go sa some positive. I hope okay na sa inyo nga na ay negative pa kay. This is also a way for you to learn on sa nga mga things ang inyong improve. Okay, mag-start sa positive. Congratulations, Section Aguinaldo, for that comprehensive na pagtalakay sa Module 2 tungkol sa Imperyong Romano at kung papaano sila lumago at kung papaano din nagkaroon ng yung triumvirate ng atong presentation at to, very informative, okay? At